Ano ba? Sana ano? Sana kahit hindi nga kung magkaayos ni Mama. Sana dalawa mo po kami. Tapos, gusto po namin yung ano, kalingap ni sang Papa. Tapos, sana ayawin po kami itong mga time na kailangan ko kami. Nung muntik na akong ma-rape. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers at mga sponsors. Magandang umaga rin po sa ating mga minamahal na OFW. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagpanood at hindi niyo po pag-escape sa aking mga videos. Sa hapon pong ito, mga kalingap, ay nandirito naman tayo sa isang lugar, taka Marinis Norte, dahil meron na naman po tayong isang tutulungan na naghihikahos na pamilya po, mga kalingap. Halika po, mga kalingap, samahan niyo po ako at kausapin ko po siya sa hapon na ito. Tao po! Tao po! May tao ba? Ay. Hi po, magandang ay hapon. Tuloy po kayo. Oh. May ginagawa ka? Opo. Anong pangalan mo? Vanessa po. Vanessa? Vanessa Serrano po. Anong mga ginagawa mo ngayon? Ano po? Dito lang po sa bahay. Nag-aasikaso po ako sa mga kapatid ko. Sige po. Bakit ilan ba kayo magkapatid? Apat po. Apat? Apa. Puro kayo babae o lalaki? May lalaki kayo kapatid? Puro po babae. Nag-aaral ka pa ba? Ano po? Hindi na po. Stop. Nag-stop na po. Ha? Nag-stop na po. Bakit? Wala pong magpapaaral. Wala kang pampapaaral? Bakit wala kang pampapaaral? Nasaan pala mga magulang mo? Hiwalay na po si Mama at si Papa. May separate na po silang pamilya. Magkahiwalay na ang inyong mga magulang. Ang iyong mama nasaan? Nasa kabilang barangay lang po. Yan po sa asawa niya. Mayroon na ibang pamilya? Apo. Yung tatay mo nasaan naman? Sa Bulacan po. May pamilya na din po. May pamilya na rin po? Apo. Subali, naiiwan kayo rito na kayo na lang magkapatid? Kaming apat lang po. Kayong apat na magkapatid. So, kayo ba'y binadalaw pa ng iyong mga magulang? Hindi na po. Si Mama po pumupunta pa ang bihira. Bihira? Apo, mahirang bihira. Sila ba'y meron pang inaabot sa inyo? Si Papa po, sa kapatid ko pong tatlo. Sa tatlong mong kapatid binibigyan? Yung tatlong kong kapatid, sinusuportahan pa po ni Papa. Tapos ikaw? Hindi na po. Hindi ka na sinusuportahan ng iyong ama? Hindi po. Yung ina mo, sinusuportahan ka ba? Hindi rin po. Hindi rin. So paano kayo nabubuhay sa araw-araw gayong hindi na kayo sinusuportahan, lalo na ikaw, ng inyong ama? Ako po ano, sa umasa lang po sa bigay ni Papa sa mga kapatid. Ang sabi mo, hindi ka binibigyan ng iyong ama? Hindi po. Sa pagkain lang po, minsan binibigyan naman po ang ama. Binibigyan ka minsan ng pagkain? Ako. Ng mga kapatid ko na po. Di na po pinapaalam kay Papa. Ikaw ba'y nag-aaral pa? Nung ano po, nag-aaral pa po ako hanggang first quarter, pag second po yun. Nung first quarter, nag-aaral ka? Apo. Ngayon po, hindi na? Hindi na. Anong dahilan? Ano po, wala na, sarili ko lang naman po ang, sarili, ako lang naman po nagpapaaral sa sarili. Ikaw lang ang nagpapaaral sa iyong sarili? Apo. Ilan taong ka na ba? 16 po. 16? Kahanga-hanga ang iyong ginawa sa edad mo na 16 anyos, pinapaaral mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng... Ikaw ba'y nagtatrabaho? Apa. Nagtatrabaho? Minor di edad ka pa pero nagtatrabaho ka na para lang mabuhay mo ang iyong sarili. Ngayon, nagtigil ka na sa pag-aaral mo? Apa. Nagtigil ka ba sa pag-aaral mo ngayon? Apa. Dahil sa...
Pero gusto ko pa po makapag-aral. Gusto mo pang makapag-aral? Pero dahil sa kahirapan, hindi ka na nakapag-aral ngayon. Hindi na po kaya. Dahil wala na nagbibigay sa inyo. Wala. Sa iyo. Wala na po. Yung tatlo mong kapatid, binibigyan pa ng papa mo. Opo. Magkano naman ang binibigay? Hindi ko lang po alam. Hindi mo rin alam? Siguro po sa isang linggo. Ay, nakita ko po minsan sa isang linggo 1,000. Sa isang linggo 1,000? Opo. Minsan wala? Meron naman po. Di man po pwedeng wala kasi di po sila makakapasok. Hindi sila makakapasok. Anong dahilan at hindi ka na binibigyan ng iyong ama ng sustento? Di man po ako tanggap ni Papa. Hindi ka tanggap niya na anak niya? Hindi po. Okay lang ba sa'yo na sa kabila ng malaki ka na ngayon, hindi ka pala tanggap ng iyong ama? Masakit po, sobra. Kasi di ko man po inaasahan na simula po nang naghiwalay sila, pati po pala ako apektado. Naapektuhan ka? Apo. Doon sa pagsisilos ng iyong ama? At sinasabi hindi ka raw niya anak? Apo. Sino bang kamukha mo? Sabi po nila, si Papa daw po. Kamukha mo ang iyong ama, pero hindi ka niya inaangkin na anak? Hindi po. Tinatanggi po ako niya ni Papa. Tinatanggi ka? Anong mensahe mo sa Papa mo ngayon kung sakaling mapanood niya ang video na ito? Ano? Pa, ano? Sana walang araw matanggap mo ako na anak mo ako. Tapos, ano pa? Mista ka na. Gusto ko na po kumumaka sa ama, lalo na po mapasko. Sama mo din ako sa mga anak mo. Kasi ako naman po yung panganay mong anak. Sabi nila, anak daw po ako. Sana po maisipan mo po ako pagdating ng araw na paaralin mo po ako. Pero magkaroon naman po ako ng sama ng loob sa iyo. Tatay ko pa din po kayo. Kayo pa din po nagpaaral sa akin ng mga bata pa ako. Kahit po hindi mo na pinagpatuloy ang suporta sa akin ngayon. Okay lang po yun. Mahal ko pa din po kayo. Pero sana po mahalin nyo din po ako pabalik. Kasi masakit man po mawala ng tatay. Buhay pa po kayo, pero sa sarili ko po parang wala na po tatay. Nakakalungkot ang istorya ng iyong buhay. Ako man habang nagkikwento ka ay naiyak na rin. Naintindihan ko ang kalagayan mo. Ano pang mensahe mo na iparating mo sa tatay mo? Ito na yung pagkakataon na maiparating mo sa kanya lahat ng saloobin mo ngayon. Ano pa, sana kahit din ako magkais ni Mama. Sana dalawa mo po kami. Tapos, gusto po namin yung kalingap ni sang Papa. Tapos, sana ayaw po kami itong mga time na kailangan ko kamo. Nung muntik na akong ma-rape, sana yawan po kami hindi. Sana po inabantayan po nito kami. Para di po kami pahamak. Gusto ko po ning Papa na mabantay sa muna. Para po may kaibahan kami. Para di po kami mapahamak ulit. Ako na po nagtitindog na mamataas Papa sa mga tugang ko. Gusto ko po kami ulit makaibahan. Araw po kayo ng dati. Gusto mag-bisita na lang po kami sa muna. Ang hirap ng kalagayan mo. Naiyak ako. Napakasakit ng sa kabila ng sa loob ng 16 na taon ikaw ay tinatatwa na anak lang yung ama. At napakahirap para isang katulad mo na muntik na pala sana ikaw marip dahil walang magulang nagtatanggol sa'yo. Ano pang mensahe mo sa kanila? Paano? Sana first ko lang mo din po ako. May pangarap po ako sa buhay. Hindi ko po pinangarap maging ako pong tatabangan po ang mga tubang kong mag-alaga. Pero ako ko po magdakulang hindi po nakapagtapos pag-aadal. Nakakaingit po itong ibang aki na nakakapagtapos na may mga sariling pamilya. Tapos ako po tambay po yung dinatabang lang po sa mga tubang ko. Tapos asa lang po. Sana po suportahan mo din po ako. Gusto ko man po makapagtapos. May pangarap man po ako. Nagtatrabaho ka, hindi ba?
Dati po. Saan ka nakarating sa pamamasukan mo? Antipolo po. Nakarating ka ng Antipolo para mamasukan lang? Opo. Para magkaroon ka ng ipon para mapaaral mo ang iyong sarili? Opo. Tapos tumutulong din pa ako sa mga kapatid ko. Tumutulong ka rin sa mga kapatid mo dahil ikaw ngayon ay tumatayong ina at ama sa iyong mga kapatid? Opo. Grabe. Ang sakit ng pinagdaanan mo sa ngayon. Paano ba maging ina at kapatid sa iyong mga kapatid? Mahirap po kasi di man po ako sinanay natin nila mama, nasanay na po ako na sila mama po ang nag-aasikasa sa amin. Tapos bigla na lang po na naghiwalay sila. Ako na po abang umaga, gigising ka umaga, asikasuin ng mga kapatid mo. Tapos ikaw, pag-uwi na nila, asikasuin mo pa, magkain, gigisingin mo sila para mag-aral. Dapat gawain po yun ng mga magulang. Hindi ko po yung gawain. Tama. Dapat po ang gawain ng isang tulad kung mag-aral pa po ako eh. Kasi wala na po. Tinanggalan po ako nila ng pangarap. Grabing nakakadurog ng puso ang kwento mo ngayon. At hindi ko akalain na mayroon pang mga magulang na sa kabila ng kanilang pagpapasarap ay kinalimutan ka na lang at itinatatwa ka pa na bilang tunay na anak. Sa mama mo, anong mensahe mo sa ina mo? Ano po? Si mama po, medyo okay na po kami. Pero minsan po talaga, may pagkaka, hindi po kami magkaunawa ni mama. Sa kadahilanan? Ano po, nung iniwan niya din po kami kay papa dati. Iniwan kayo? Napunta po kami dati kay papa, tapos ang madrasta ko po ay matapang. Kaya nagalit po kay mama. Tapos, di po nila, di ako na, pag-uwi po namin dito, wala na si mama. Di si mama sa amin, si mama na po siya sa asawa niya. Sa ibang lalaki? Opo. Nakakaawa. Nakadurog ng puso. Dahil, ang iyong ina ay biglang sumama sa ibang lalaki. Opo. At hindi man lamang siya, nagpaliwanag ba siya kung bakit hindi ka tinatanggap na anak ng iyong ama? Tinanong ko po si mama, pero sabi niya, siguro daw po sa galit lang daw po ni papa. Sa galit niya? Sa amin po, kasi sinisisi nga din po kung bakit sila naghiwalay ni mama. Sinisisi ka rin sa paghihiwalay nila ng iyong ina? Apo. Dahil? Anong dahilan? Hindi ko po alam. Di mo alam. Ngayon, ano na lang ang pinagkabalahan mo sa mga panahon na ito na dumadaan? Asikaso na lang po sa mga kapatid. Dito po sa bahay. Inaasikaso mo sila? Oo. Ilan taon yung mga kapatid mo? Ano po? 15 po yung sunod sa akin, 13 po sunod, tapos sunod po 10. Puro kay babae nakatira sa bahay na ito? Opo. Hindi malayo na talagang marip nga naman kayo. Walang nagtatanggol sa inyo at malayo kayo sa mga kapitbahay nyo. Paano na lang kung darating ang araw at kayo ay papasukin dito at gasain? Nangyari na po yun paulit-ulit. Ginahasa ka na? Di po po. Di man po. Ah? Pinasok kayo? Apo. Paulit-ulit kayo pinasok dito ng mga masasamang loob? Dito sa bahay nyo? Apo. Paano nyo nabantayan? Nagigising po ako agad. Mabuti. Napakabuti mo. Sa murang edad mo, naging bantay ka sa iyong mga kapatid. At naging ina ka pa sa iyong mga kapatid. Sana isang araw at sana ang bidyong ito ay mapanood ng iyong ama. At sana lalabnaw man lang kanyang puso at hindi kanya itatanggi na anak niya. Matigas po yun si Papa. Matigas? Sige, palambutin natin. Gaano ba siya katigas na hindi kanya matanggap na bilang anak? Ano po, nag-uusap na po kami nung nakiusap na po ako sa kanya. Sabi niya po kasi sa mga kapatid ko, kasi nag-uusap po sila, babaan ko daw po pride ko, makiusap ako kung gusto ko daw po ng support. Pag-usap po ako sa kanya, ayaw, wala naman din po, kasi ayaw niya po talaga. Bakit natin kailangan babaan ang pride mo para mabigyan ka ng awa? Wala, parang gusto po ni Papa na magmakaawa po ako sa kanya, mabigyan lang po ng support. Anong pangalan ng iyong ama? Vladimir po. Vladimir? Apo. Kung marinig mo at mapapanood mo at video na ito, bakit kailangan magmakaawa ng anak mo? Hindi niya kagustuhan na siya isilang dito sa mundo.
kagustuhan nyo ng asawa mo na kayo ay magkapamilya at magkaanak. Bakit kailangang ibaba ng anak mo ang pride niya? Sa edad niya, 16 anyos, hindi niya kailangang ibaba ang pride niya para lamang makahingi siya ng awa at kunting pagmamahal sa iyo. Nakakaawa dahil paano ang pagkain niyo araw-araw? Ano po? Minsan po, nangungutang po sila pagkulang ang bigay ni Papa. Tapos ako man po, nagluluto po ako. Ako po ang magluluto para makashare sa pagkain nila. Yung nga pala, pinasok kayo rito na makailang beses na? Lagpas na pong 5. Lagpas na 5 na dapat kayo ay maghahasa. At sa awa ng Diyos, kayo ay nakaligtas. Grabe, kung hindi ba maantig ang puso ng ama mo sa pangyayaring ito na matuklasan niya na halos 5 beses na kayo pinasok at re-raping dito sa bahay niyo. Ang bahay po nila, mga kalingap, ay open po. Ito po, nakatabel po ng ano. Yan po. Nakatabel po, mga kalingap. Yan po ang kanilang banyo, mga kalingap. Ayan. Ayan po. Trapal lang po ang tabil-tabil na kanilang bahay dahil puro kawayan po yung likod niyan. Hindi nga malayo maghahasa ang mga batang ito, mga kalingap. Ayan po. Nakakaawa ang kalagayan ng mga batang ito. Kung sakaling matutulungan kita ngayon sa iyong pag-aaral, at may mga sponsor na tutulong sa iyo sa iyong pag-aaral, ikaw ba'y pwede pang mag-aaral? Ano na lang po, ALS? ALS student na lang po. Ha? ALS student po. Mag-ALS ka na lang? Apo. Pwede ka pa mag-ALS ngayon? Humabol? Hindi na. Pero hindi na rin. Kung kausapin yung advisor ko. Kasi nang nag-ista po ako, pinaliwanag ko po sa kanila kung bakit. Anong sinabi ng advisor mo, hindi ka man lang natulungan sa problema mo? At nang hindi ka man lang nabigyan ng payo at ikaw ay napabayaan na hindi na pumasok. Hindi mo po, di na po talaga ako nagpasok kasi po nung first grading po, pinilit ko lang po talaga magpasok. Pinilit mo magpasok? Opo, nung pumapasok po ako na masahi lang, walang kain. Walang kain? Ano pa? Pasok po ako sa school na hindi ko man po yung sariling pera. Parang yung pong galing po sa papa ko, hindi na lang po sinasabi mga kapatid ko, binibigyan po nila ako ng 20 pesos na pamasahe papunta doon, pauwi, 10. Pinapakain ng almusal, walang tanghalian. Walang tanghalian. Sobrang nakakaawa. Sa mga kapatid mo, anong maipayo mo sa kanila? Ano po, may time din po na di kami okay kasi medyo din nakakairing tindihan. Pero salamat po ako sa mga kapatid ko kasi kahit na ano lang po ako, asal lang po ako ngayon. Di man po nila ako, ano, kahit pa paano po, binibigyan po nila ako. Pagkain. Inaabutan ka nila? Hindi po pera. Kung sa pagkain na lang po. Pagkain lang? Apo. Kumbaga, kinaawaan ka lang nila para makakain ka? Apo. May time po kasing 4 na araw, walang dere-dere kumain. 4 na araw? Lagpas pa po. Hindi ka nakakain? Saan ka humihingi ng pagkain sa mga araw na yan? Wala po. Anong ginagawa mo para lang mabuhay? Wala po, nililibang na lang po sarili. Tubig na lang? Apo. Minum ka, minsan nakikain ka sa mga kapitbahay mo, gano'n na lang? Apo, may mga kaibigan man din po kasi ako dito, hindi man po ako pinapabayaan. Grabe ito mga kalingap. Halos wala nang makain sa kanyang buhay. Itinatwa pa siya ng kanyang ama na kanyang kinalakihan. Ngayon, ito pa ang daranasin niya. Wala pong kasalanan ang batang ito, mga kalingap, kung bakit kailangan niya magdusa doon sa pagkakamali ng kung sino man sa kanilang mga magulang na nagkamali. Inihingi ko sana ang pangunawa niyo, mga kalingap, at tayo na lang po mga viewers, mga subscribers dito ang dapat umintindi sa kanya. Nakakaawa po siyang bata, mga kalingap. Ngayon, kung tutulungan kita, mabibigyan kita ng kunting pag-asa. Saan ka mag-aral?
sa Basod. Ha? Basod. May, saan doon? Sa Basod National High School? Apa. Tumatanggap pa ba sila doon? So, sabi po nung kaibigan ko, alis din po kasi ano lang din, alis na, nag-alis na lang din po siya. Sabi niya, sama daw po ako sa Sabado kung gusto ko ba mag-alis. Ang pasok ng alis ay ano? Sabado po. Sabado? Apa. Tuwing Sabado lang? Apo, para mag-alis na lang po sana kung... Kung may chance po. Anong grade ka na ba ngayon dapat? Grade 11 po. Grade 11 ka, nung nag-first grading ka, apo. Nakapag-aral ka pa, second grading, wala na? Wala na po. Nakakaawa. Kung may chance man nga po sanang makakapag-aral ako, alis na lang po para matulungan ko po yung mga kapatid ko pag ano, lunes hanggang Biyernes. Tapos ako naman po sa Sabado, naman po sa aral. Kasi 2 years lang naman po sayang po sana. So gusto mo mag-aral? Sige, bibigyan kita ng pasiunang tulong ngayon. Gamitin mo ang pera na ito at alamin mo sa ALS. At saka na natin pag-usapan yung mga susunod na tulong. Okay rin sa'yo? Ito. Meron akong 1,000. Yan o. 1,000, pasiunang tulong ko yan. Salamat. At kung ano mang marating nitong pagbibideo ko sa'yo, lahat makakarating sa'yo. Kung mayroon mang maawa sa iyo at gusto ka pang paaralin, makakarating sa iyo lahat. Hindi ko po ugali ang magkimkim ng hindi akin. Ngayon, anong masasabi mo sa paunang tulong ko sa iyo? Maraming salamat po sa iyo kasi ano po, nung una po, di ba, sabi mo po kung gusto ko mag-vlog. Kaso nagdadalawang isip po ako nun. Kasi ayoko pong maano sa vlog yung pangalan ng tatay ko. Ayoko pong malaman yung kwento na ginawa nila sa akin. Pero nung pangalawang beses po, nag-isip po ako nun. Sabi ko, kung magpa-vlog na po ako kasi ako din naman po ang mahihirapan. Ako din naman po ang ano, malaking tulong na po yun. Ano, pag-inag ako. Saka, wala naman pong magagawa si Papa kung gusto kong ganito kasi di niya naman po ako natutulungan. Kaya, nag-decision po ako magpa-vlog. Kaya, maraming salamat po kasi gusto niyo po akong tulungan. Interesado po kayo na alamin yung buhay ko para matulungan niyo po ako. Maraming salamat. Kami sa Kalingap, wala kaming hangad. Wala kaming ibang hangad sa inyo, kundi ang tulungan kayo, lalo ka, katulad mo. Nagarapat-dapat kang tulungan namin dahil hiwalay ang iyong magulang, pinakamasakit, hindi ka pa tinatanggap ng iyong ama bilang anak. So, huling mensahe para sa papa mo kung maririnig niya at mapanood niya ang video na ito. Ano pa, sorry kung nagpa-vlog akong ganito kung naikwento ko yung buhay ko. Kasi pa, di mo man ako magawang tulungan. 3 years na din ako nagsasuffer na mag-isa lang sa buhay halos. Tapos, kung di ko man ito gagawin, may pangarap talaga ako pa, kaya pasensya na. Saka, miss na din po ko namin kayo. Kahit na may bago kang pamilya, kahit grabing sakit na pinapadanas mo sa akin. Gano'ng kasakit ang pinapadanas ng papa mo sa'yo? Ano po? Kasi po, di man po talaga di ako sanay na broken family dati. Tapos bilang nasanay. Tapos, mga ano niya po, mga salita niya. Masakit? Opo. Naging pabaya pa siya. Okay na po. Doctor, love, saglit lang po. Tapusin ko lang po. Sige. Naabala. Kasi, naabala pa kita. Nabutan ko kasi siya mga kalingap na naglilikpit po kanyang mga damit. Siya din kasi mga kalingap ay tumatay yung ina, ama, at nanay, at tatay sa kanyang mga kapatid po. So, kaawa-awa ang kwento ni Vanessa. Tala po mga kalingap, meron po mga mabubuting puso, natulungan po siya, lalo na po sa kanyang pag-aaral. Pero ako po, handa na po akong tumulong. Kailangan ko lang po ng mga katuwang na mapapaaral pa po siya dahil siya po ay may pangarap sa kanyang buhay. At sana sa pamamagitan ng vlog na ito, may mga mabubuting puso na makakapansin po kay Vanessa po mga kalingap. Hello, Te. Hello po. Magandang umaga po, ate. Magandang umaga din. Ikaw po yung nanay ni John Marty? Opo.
Anong relasyon mo po kay Vanessa? Pamangkin ko po. Parang pamangkin mo si Vanessa. Anong nalalaman mong kwento doon sa kanyang kininto sa akin kanina? Marami po. Kakaawa naman po at hindi nga po makapagpasok pag-aral. Higit na po, hindi naman po siya pinatanggap ng kanyang tatay. Nakakaawa po yung bata na yan. Kasi hindi siya tinatanggap ng kanyang ama. Buko. 16 na taon na ang batang yan, pero hindi pa rin tinatanggap ng kanyang ama. Opo. Gaano kasakit? Maraming sakit po. Siyempre naman, lalong-lalo na sa bata, masakit yun. Inaasahan niya. Yan pala ang magulang niya, tapos nakatakwil naman siya. Ang sabi niya, matigas ang puso ng kanyang ama. Matigas po ang puso. Marami na dito nagpupuntang gusto kong lahat. Ayaw ng papa niya. Kayang-kaya daw niya. Tapos ngayon, hindi naman niya kayang suportahan pala. Ngayon, alam kong mapanood niya ang video na ito. Anong may payo mo at masabi mo, may kwento mo para sa kanya? Huwag niya nang hadlangan ang pagpablak ng bata. Baka dyan makapagtapos na pag-aral ang kanyang anak. Kaya huwag na siya mag-hadlang. Hayaan na lang niya ang bata. Yan ang gusto ko sa kanya masabi. Si ate po ay nanay po ni John Marte. Si Vanessa po ay pinsan po ni John Marte na kakailangan din po na tulungan mga kalingap. Doon, sino ba ang kamag-anak mo? Yung lalaki o yung babae? Yung babae po. Ah, yung babae. Yung may asawa na rin uli ngayon. Opo. So sana isang araw matauhan si kuya at huwag sana siya magalit na binablog ko ang kanyang anak. At huwag siya magalit kung malaman ang kwento niya ngayon. Dahil napakasakit ang ginawa niya dito sa kanyang dalagang anak na hindi niya tinatanggap na anak niya. Sa anong dahilan na hindi niya tinatanggap ang anak niya? Hindi ko po alam sa kanila lang. Yan po, hindi ko alam sa kanila. Nakakaawa si Vanessa. Nakakaawa naman po. Okay, ito si John Marte, abangan natin ang mga tulong darating po kay John Marte. Ay, naantay ko na lang yung pera para pampagawa sa bahay niya. Masaya ka ba? Masaya po at mapapagawa ng bahay yung anak ko. Maayos na, di na sila maano ng kurado. Dahil kasi palaging nananakawan. Palagi pong nananakawan. Sabi ko naman po sa kapatid niya, kay kuya niya, iimpis na maayos ang pera. At paano na kung tigilan na siya pa ako si John Marte, paano na? Wala na yan. Oh, yeah. Kasi nasabi kong ayusin ang pera. Sige po. Maraming salamat, ate. Salamat din sa pagdalaw mo kay Vanessa sa umagang ito. Inaalam mo lang siguro kung anong kalagayan ng bata. Salamat, ha? Salamat po. Salamat. Ayan po, mga kalingap, narinig po natin ang kwento ni Vanessa na napakasakit ng kanyang pinagdaanan ngayon bilang isang anak na dalaga na hindi naman inaangkin ng kanyang sariling ama. Sana sa pamamagitan ng video na ito, mga kalingap, ay matauhan at lumambot na lang sana. Sana lumambot ang puso ng kanyang ama at kung hindi man, sana huwag niyang awayin ang kanyang anak na nagpa-vlog po sa amin ngayon dahil siya po ay humihingi din po ng tulong at pagmamahal mula po sa kalingap. Ang kalingap po ngayon ay isa na po sa kanyang pamilya at kami po ay tinatanggap bilang si Dr. Lab. Ako po ay handa ko po siyang tulungan lalo na kung sa kanyang pag-aaral. At kung sino man sa mga nakapanood ng video na ito ay sana kung may mapaabot man kami kayong tulong ay salamat po ng marami. Ang kanila pong bahay ay sira-sira po at delikado po na pasukin po ng mga masasamang loob. Gaya ng kinikwento niya po sa kanina na halos 5 beses na po silang pasukin dito at delikado po dahil sila ay lahat na magkakapatid ay puro babae at puro dalaga po. Shout out po kay Erica Alpon Vlogs. Shout out din po kay Ankutik Channel. Shout out din po kay Mil Vlogs. Ganun din po, shout out din po kay Catherine Official, kay Pulubing Milyonaryo na akin pong IT, mga kalingap. Pakisuportahan po lahat ng kanila mga channel po, mga kalingap. At pakibill all ang kanilang channel para updated po kayo sa kanila mga videos. Shoutout din po, Kalingap Rose, Kalingap Gilbert,
Aka-helper. Ganun din po, shout out kay Berador. Ganun din po kay Batang Hamog. Maraming salamat po, mga kalingap. At shout out po muli kay Isla Bonita TV. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal niyo po kay Kuya Bal Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, ganun din po kay Kalingap Rob. Hanggang dito na lang po ako, mga kalingap. Jesus loves you. God is good all the time. Bye-bye, Dr. Love. Maraming salamat po. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.